Nakapanigo ka lang? Tanggalin mo! Seryoso ka? Eh, ba't di mo nalang tanggalin? Bakit ako magtatanggal? Eh, bulbul mo yan. Ilang beses na ba natin pinag-usapan na huwag na huwag kang mag-iiwan ng buhok sa sabon? Ay, nakakatawa dun. Ay, ala, ala. Akin na. Para yun lang eh. Oh, ayan. Oh, sige, maligo ka na para lumamit na yung ulo mo. Ikaw, napakabugnutin mo. Oy, kahit mainit ang ulo ko, may buhok naman ako. Paano? Sena yan? Ang pinatay sultada mo yan? Nanong? Nanong palagi mo? Hindi ang magagaya. Tanga sinabi ng bulik ng konsyal kanya. Tayo mag-champion yan. Bulik? Bakit itang sunibala ng ilaban? Balo ka rela. Sinipon niya ka nun. Taksya po na. May karma hindi pa rin maipakupal. Saan itang manok? Kaliyo ay, konsyal. Wala na yung gawa kasi nang maurakot namin hindi pa rin maipakupal. Ay, dura. Oh, kumusta yung palit ang asawa mo? Balo? Nisa, buri? Kakagliano rin kayo, sareso? Tara, pamatun sareso. Ako na mo, sareso lang. Sareso, diyan mo rin, nakakalat na rin. Ayan ting sinigwelas. Ano ka lumawis si Niguelas? Yung kapitanga ni Bing. Galing mo naman, no, Neba? Wala mo ka lasa mo, eh. Napapini ka, single ka, eh. Ah, nga akong makanyan. Single! Ready to mingle! Dado. Ya. Oh, ya. Yeah. Eh, makain na lapit, mati yan. Di, oh. Tidak na. Magsilbi na yan. Kabagbis yan dahin, eh. Oh, wala kayo pakalapit, oh. Mati yan. Dahil na, sabihan yung... Ay, wo. Ano yan? Alin? Yung ulam.
Tinola. Tinola? Mm-mm. Eh, bakit pula? Tinola sa pakwan. Ano naman ang naisip mo? Huwag kang kumain kung ayaw mo. Eh, hindi, nagtatanong lang naman ako eh. Napanood ko yan sa TV. Eh, nagkataon, nagdadaan yung naglalako ng pakwan. Hindi ko, ba't hindi ko subukan para maiba naman? Ang talagang lulutuin ko sana eh, paksiw. Oh, ano ba masama sa paksiw? Eh, baka sabihin mo, paksiw na naman. Oh. Kaya ko naman kumain ng paksiw kahit araw-araw. Maselan. Ngayon ka na. Oh. Saan mo nga natutunan ito? Sa TV nga. Siguro, tigil-tigilan mo na yung panonood ng TV na yun. Sarap, di ba? Kain pa tayo. Pag napadaan ka nga sa plaza sa Sabado, baka pwede kang bumili ng aloe vera. Tatatlo na lang tangkay eh. Tangkay ba yan? Dahon yan eh. Ito naman, no? Makapanginis lang. Oh. Eh, kahit ano pa tawag dyan. Ay, natutubo pa ba yan pagka nabali na? Hindi na siguro. Putol na eh. Sabagay. Alam mo, bakit hindi ka, ba't hindi ka nila magpakalbo? Para hindi na tayo, yan, pahid ng aloe vera dito, oh. Ayan, oh. Ba't, tinatamad ka na ba? Eh, kung gusto mo, ako na lang magpapahid. Hindi. Ang sinasabi ko, eh, subukan na baka naman bagay sa'yo. Sa tingin mo? Hmm. Bakit hindi? Thank you.
Oo, makakalali kayo na eh. O ito lalo yung pamiragdaga na gasgas. Kaya kumami lagwa. O, tagal lang ang kalimbatawan mo, Rentang. Ilele mo nala pa. Eh, Monero ko, adagdagan ka yung 20. Ika naman, sabi mo kanita, agyan 25 kunan mo. Ang kanita ito. Eh, kung naman bahalong atin yung gasgas kayong bitis. O baka malugi ko pa kanita eh. Malagwa naman yung gasgas eh. Aripirda naman yan eh. Tsaka, masyas yung dutong yan. Kamagungi yan eh. Matuwaya pa kay ka. Nung narayasa, adagdagang kaya pantrenta. Wala pa man bayar pinken eh. Matutudla pa rin pera ko. Ruh, ika naman. May lugi na kawari ka na ako. Dagdagan mo nga mo. Agyang metong nga libo. Oh, ikaw. Tang binin eh. Nung irakasuke, oh. Oh, sige ah. Samasang ko rin ang tasa ko. Pamagbalik mo, ne? Oh, ining bale, eh may papipisali. Ibigay mo na yung kako. Ating kumbayer. Sige. Pisali ka, pero makayabi ko. Maganda ka pa rin. Umupo ka. Ha? Bakit? Basta. Umupo ka. Gagal. Basta. Ayan. Oh. Huh? Wala akong mag-acrobatic ka pa eh. Okay yun. Baba mo pa nga. Kunti pa, kunti pa. Kaysa ni Bewa. Si Marisa ba pupunta sa Linggo? Ewan ko. Di pa tumatawag eh. Ayan dyan. Para naman makapag-ayos tayo ng bahay. Eh, pupunta siguro yun. Hindi naman pumapalya yun eh. Si Chito ba? Nakakausap mo na? Oo, nung siyang araw. Pupunta daw siya. Buti. Ano kaya nung lulutuin ko? Ikaw. Kahit na ano. Yung ano mo, yung tinola sa pakuhan. Ikaw naman di ka na mabira. Ay, ito! Sige! Bakit? Di ba masarap niya? Alam mo nang di masarap. Tapos, luluto mo pa sa... Ay! O, iba na lang. Hindi pa. Sorry na, sorry. Ah. Sino tumawag? Si Barisa.
Tuloy daw sila sa ligo. Ah, sabi ko, wag na magdala ng pagkain at ako na magluluto. Ah, kala ko si Chito na eh. Bakit ta? Parang masabi ko pa sa tawag ng anak ko kaysa tawag ng anak mo, ah. Hindi naman. Kasi may pinabili lang ako sa kanyang shampoo. Mahusay daw pampatubo ng buhok. Saan mo ba? Saan yung 500 mo? Wala. Ito. 700 to. 700? Oh. Oh, yan. 5, 6, 7. Oh, okay. Yan. Oh, boy, balik sila. Eskamo! Ninang ko. Lupa kang mapagal. Ay, tatandaan. Tara, mag-soft drinks ka taba. At ikpad din na lang yan eh. Andik pa mawan doon. Ano yung pumbaro eh. Kamayinyang. Baka mapanis mo kang tinidor. Tumawag nga pala si Chito. Mo, ba't di mo ako tinawag? Natutulog ka eh. Ang sabi, nabili na raw niya yung shampoo. Mabuti. Magsasama daw ba siya ng girlfriend? Anong malay ko? Kasi hindi mo ba napupuna? Simula nun, hindi na siya nagsasama ng girlfriend. Anong ibig mong sabihin? Eh, wala naman. Baka tong si Chito eh... Wala, bading si Chito. Uy, hindi ah. Masyado lang sigurong pihikan. Eh, ano ngayon kung bading si Chito? Wala naman sa akin yun. Eh, sa akin din. Walang problema yon. Kaya lang ka ako, baka kailangan mong kausapin para makalabas na siya. Eh, ako gusto ko lang ang kausapin eh. Kaya lang, baka sabihin mo lahat na lang pinakikialaman ko. Eh, parang anak ko na rin si Chito kasi.
Kung wala kang mapagdiskitahan, halika, halika. Tulungan mo ako dito, oh. Ito, hanguin mo. Tulungan mo ako. Ay, nako, kung walang dinadala dito si Chito, eh, problema niya na yun. Ano? Ito, hanguin mo, oh. Hindi ka... Eh, alam mo, gusto ko lang naman maging masaya si Chito. Eh, laging seryoso. Parang laging may kinikim-kim sa dibdib. Mahirap pag sumabog yun. Eh, ang gagawin ko? Ito. Oh, ayan. Hanguin mo na lahat. Ilagay mo na dyan. Mm-hmm. Oo. Luto na yan eh. Chong. Oh, Chito. Buti dumating ka na. Nasa kusina ang nanay mo. Oh, yung pinapabili mo. Uy! Tingnan. Yeah. Oh, ito ba yan? Hmm. Oh, magkano ito? Ano ba? Regalo ko na sa'yo yan. Salamat, ha? Medyo kumakapal na yung buhok mo, yun. Talaga? Oo. Oh. Oh, tere, oh. Kumakapal na rin itong buhok ko. Ikaw, eh. Oh. Sa galing mga uto nito, naniniwala ka pa. Sus naman si nanay, siniraan pa ako. Ano ba? Dinalan pa naman kita ng paborito mong siniguelas, oh. Kita mo na. Magbase talaga, ha? Hindi. Nakita ko sa sidewalk. Panahon na pala ng siniguelas ngayon. Taga. Oo, magtatag-ulan na eh. Uy, Shanghai pala to. Okay. Oh, niluto ng nanay mo yan. Pengi, ha? Ito, medyo hilaw. Kamusta naman po kayo? Okay naman kayo dito? Ikaw ang kamusta. Tinatanong ni Celso kung magsasama ka raw ng girlfriend. Uy, ha? Oo. Malabo mangyari. Kasi long distance kami ng girlfriend ko. Sa Iligan po siya nakabase. Hindi ko madadala dito. Pala eh. Nga pala, may nakasalubong ako dyan sa may kanto na kotse. Siguro sila Marisa na yun. Sabi ko na yun. Ako na pa. Pwede yata. Diyan na. O, ikaw na nga. Oh, nakita mo na. Sabi ko sa'yo eh. Tugilan mo na. Pingi pa isa. Gusto mong hotdog? Pugo! Pugo! O siya, sige. Pugo. Doon tayo sa kusina, ah. Maraming pugo doon. Maghanap tayo. Lika, lika. Johnson, huwag mong kulitin ang auntie mo, ha? Kaya mo. Ana sa'yo. Auntie yung asawa mo. Asan papa mo? He's still on the phone. Sino kausap? Eh, nagtatagalog pa ba to? Oo naman pa. Eh, ang Kapampangan. Hindi. Ela, mga Pampangan, kayong eskwela. Eh, taking baleyo. Eh, naburing Aldi. Baka daw hindi niya na kami maintindihan. Chito, kain ka pa, ha? Luto ng mama mo lahat dyan. Ang tinola, paborito mo lang. Lola, kwento niyo po ulit sa akin yung prinsesa ng pugo. Oo, oh, narinig mo na yun, di ba? Please. O siya, sige na nga. Sa malayong kaharian ng pugo, sa tuwid na mamatay ang prinsipe, kailangan maghanap ang prinsesa ng bagong mapapangasawa. Why, Lola? Kasi yun ang inaasahan sa kanila eh. Sa tingin ng mga tao doon, ang prinsesa ay hindi kayang mabuhay nang walang kasamang prinsipe. Kaya ang nangyari, ang prinsesa pumunta sa ibang bayan nang mag-isa para maghanap ng bagong prinsipe. Ang problema nga lang, walang alam gawin ng prinsesa. Hindi siya marunong manghuli ng hayop para makain. At hindi siya marunong magbasa ng mapa. Ano nangyari sa kanya, Lola? Nagkaligaw-ligaw ang prinsesa. Hindi siya nakarating doon sa dapat niyang puntahang bayan. At doon, napilitan siyang manirahan. Ganun po katagal.
Matagal. Taon. Mukha na siyang pagod. Matanda. Like you, Lola. Like your Lola. Pero isang araw, may dumating dun sa bayan na isang prinsipe na naghahanap naman ng mapapangasawa. At nakita niya ang pugo at ipinangako niya ang lahat ng meron siya. Umayag po ang pugo? Oo naman. Kaya lang hindi siya pumayag dahil mayaman yung prinsipe na gaya ng iniisip ng mga tao dun sa bayan. Kasi naman, matanda na talaga ang prinsesa. At natatakot siyang mamatay na mag-isa. Ganon din yung prinsipe. Napagtiyagaan nila ang bawat isa. And they live happily ever after. Yay! Hey, diba? Oh, oh, ito oh, ang pugo mo. Ayan ang pugo. Kuha ka, kuha. Marisa, kada kita ko dyan kay Aldi, parating may bagong tato. Mahirap ang galing yun, ah. Oh, ayaw pa awat, auntie. Noong una kong nakita si Chito na may tato, galit na galit ako. Sabi ko, la-planchan ko yung braso niya pag natutulog siya. Aplantahin, auntie. Ang brutal mo, ha? Hindi naman natuloy. Nasanay na rin ako. Pero, hindi ba bawal sa trabaho nila? Maluwag na po yung mga kumpanya ngayon. Ang sabi niya, magpapatato siya ulit next month. Pangalan ko. Eh, saan? Mayroon pa bang paglulugaran? Ha? Sa dibdib po. Ah. Ako talaga nagsabi noon, auntie. Ang sabi ko, ang tagal na namin mag-asawa, hindi man lang ipatato ang pangalan ko. Ay. Nanguhuli lang ho ako. Ah. Eh sabi, sige. Hindi sige. Mahit naman. Chito. Siyang. Basta. Kaes lang. Oo. Oh, eh. Ito mang girlfriend na to eh. May pangalan. O bakit? Meron. Hana. Ano? Meron bang taong walang pangalan? Hana? Aba. Eh, paano naman kayo nagkakilala nito? Online. Online? Computer? Oo. Eh, paano? Hindi pa kayo nakikita? Eh, nagkita na kami. Mga 2 beses. Nagpunta siya dito sa Manila para sa business trip niya. So, gaano katagal na kayo? Eh, baka tagal. Magsi-6 months. 6 months? So, kailan naman kaya ang kasal? Kasal? Hindi ako naniniwala doon. Parang mahirap yun. Mamaya, mauntog, magising, sabihin bigla sa'yo, hindi pala na... Hindi na niya gustong makasama ka. Hindi, sayang lang yung binayad mo sa catering. Tsaka... Pwede naman maging masaya kahit hindi kayo kasal, di ba? Kayo nga ni nanay, eh. May anniversary party kayo. Eh, Chito. Alam mo naman yung dahilan kung bakit hindi kami pwede magpakasal ng nanay mo. Hindi naman namin gusto yung desisyon na yan, eh. Sabagay.
Sa tingin mo ba, pupunta ako? Ikaw? Hinihingi ko nga ang opinion mo eh. Hindi, puntahan mo na. Asawa mo naman yun eh. Tsaka, ilang taon din kayo nagsama? Ilang nga yun? 26 na taon. 26? Eh, hindi mo naman pwedeng ipang sa tabi yun. Ito, panis na to eh. Tapon na natin. Sige. At saka tatay pa rin siya ni Chito. Bakit nga ba hindi mo isama si Chito? Alam mo namang hindi pwede. Talaga bang naka-26 na taon kayo ni Bene? Oo nga. Naungusan ko pala siya ng 1 taon. Binibilang mo talaga, ha? Hindi naman. Hindi ko naman sinusukat yung bagay sa Domero. Kaya lang, maganda rin sa pakiramdam yung may konkreto kang pinangahawakan. Sana bukas pag-ising ko, mahal mo pa rin ako. Naku, saan ba nagagaling yan, ha? Ikaw talaga. Ha? Tulog na tayo. Ay, sandali at Meron nga pala akong ibibigay sa'yo. Nakalimutan ko kanina. Sandali at... Ano yun? Sandali. Mm. Teka. Ito, oh. Buksan po. Ano to? Saan ko naman gagamitin to? Pero ayos. Hala ka. Ayos, ah. Thank you, ah. Welcome. Tulog na ako. Kanina ka pa dyan. Maganda ka. Halika na. Oh, tama na yan. Maganda ka na. Seatbelt. Ay, nga pala. Thank you, ah. Oh, okay na? Tara. Let's go. Gano'ng katagal na kayong hindi nakikita ni Ben, eh? Matagal na rin. Papawala pa lang yung dreadlock nun, eh. Nung huli kami magkita. Mga ilang taon lang si Chito noon. Wala pa yatang 20. Hindi ka ba nasasabik na makita siya? Ano naman ang dapat kasabikan? Eh, basta sabihan mo lang ako. Magtuluyan ka nang babalik kay Bene. Para makapaganda naman ako. Hoy, ikaw ah. Panot
Tumigil ka nga. Ang tanda na to. Kala mo teenager. Paano? Uwi ka pa mamaya? Oo. Siguro naman di yun magtatagal, ano? Susundin makita. Huwag na. Ako na lang. Bene? Bene? Tang. Bene.
Ay, kung di mo pa alam, wala kahit ano sa kusina. Nag-imbita ka ng bisita, wala ka man lang kahit kape. Ano ba sabi ng doktor? Nasaan ang reseta? Kapag hindi ka pa sumagot dyan, lalayasan na kita. Pangit naman ang sulat nito. Bakit? Hindi ba ganyan magsulat si Celso? Hindi. May sample ka ba ng mga gamot na ito? Wala. Di bale, dadaling ko na lang ito sa butika. Huwag ka nang bumili. Kailan ang balik mo sa ospital? Walang babalik sa ospital. Ano ba ang sinasabi mo? Huwag mo naman akong gawing manghuhula. Ayaw mo ng gamot, ayaw mo ng ospital. Abay, kung magpapakamatay ka na rin lang, eh bakit pinapunta mo pa ako dito? Di ba pwedeng samahan mo lang ako? Paano mo nga pala nalaman ang telepono ko sa bahay? Oh, eh, hindi ka naman mahirap hanapin eh. Doktor si Celso. Eh, nasa na yung mga gamit mo dito sa bahay? Binenta ko na. Binenta mo na? Lahat? Lahat. Lahat ng mga wala rito. Bakit tinira mo pa itong bahay? Uy, saan ako pupunta? Kukupkupin mo ba ako? Biro lang. Tetang, tigilan mo na kayang paglilinis. Hindi naman kita pinapunta rito para maglinis eh. Gusto ko. At tere. Huwag na akong tawagin, Tetang. Bakit ayaw mo na ng Tetang? Mabaho. Hindi na ako sanay. Wala nang tumatawag ng tetang sa akin. Eh si Chito. Ano ba ang tawag sa iyo ni Chito? Siya ang unang tumawag sa iyo ng tetang, di ba? Matanda na si Chito. Kaya niya nang buuin ang pangalan ko. Naalala mo yun? Nung bata pa si Chito? Pinapaulit-ulit mo sa kanya ang Teresa. Eh tetang siya ng tetang. May asawa na ba si Chito? Wala. Napansin ko yung mga manok mo sa labas. Dadalawa na lang. Eh, nasan yung iba? Naku, inadobo na ng mga sabungero. Akala ko, binulutong na naman eh. Eh, bakit nagsasabong ka pa? Eh, lagi ka naman palang talo. O, paano kung huminto ako ngayon? At bukas pala eh, mananalo ako. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Nananahi ka pa rin ba? Gusto mo, iuwi mo na yung makina. Hindi na. Nakalimutan ko na rin kung paano manahi. Nalilimutan ba yun? Mm-hmm.
sa susunod na. Wala. Dumulas yung plato eh. Bene, sabihin mo sa akin kung ano nangyari para alam ko kung anong gagawin ko. Wala. Tulungan mo nila ako rito. Ano ba, Bene? Huwag ka sumigaw. Sinabi ko na nga sa'yo eh. Nanigas ang daliri ko, dumulas yung plato sa kamay ko. Gusto mo, dalhin kita sa ospital? Alam mo na sagot. Ako na lang maubo ka doon. Paubo. Ako na. Good morning. Good morning. Kumusta? Kumusta na nga pala si Ben eh? Eh, kailan bang balik niya sa ospital? Alam mo, may kilala akong oncologist. Baka gusto niya. Ikaw na nga kumausap dun. Ha? Eh, bakit ako? Ikaw ang doktor eh. Naku, Teresa, baka naman nakakalimutan mo. Pedya ako. Ayaw uminom ng gamot, ayaw magpa-ospital. Aba, eh baka nagpapakamatay na. Eh di na ibigay mo. Oh, ito ha, bigay mo sa kanya tong kutsilyo. Sabi mo, magsaksak na siya. Eh, pagkatapos nung pwede na tayo magpakasal, di ba? Everybody happy. Celso, ano pa? Ano ka bang klase, doktor, ha? Joke lang. Joke lang yun. Teka muna. Ano ba ang gusto mo sabihin ko? Ikaw nang bahala. Basta sumama ka na lang. Bene. Celso. Celso si Bene. Oh, akit na muna ako sa taso. Bene. Tatapatin na kita. Hindi naman tayo magkakilala personal eh. Pero
pinapunta ako ni Teresa dito para... Para kumbinsihin ako magpa-hospital. Tama ba, Doc? Tama. Pero Celso na lang. Nagpunta ako dito bilang kaibigan, hindi isang doktor. Bakit nga ba ayaw mo? Tatakot ka ba sa injection? Mas lalo akong takot sa doktor. Kapag sinabi niyang parang kagat na langgam lang. Alam ko naman na hindi naman ganun kasakit mga agat na langgam sa tunay na buhay. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Hindi ako espesyalista sa cancer. Mga bata ang ginagamot ko. Pero alam ko na hindi kasing sakit lang ng kagat ng langgam ang gamutan ng stage 4 na glioblastoma. Nasa utak mo yung tumor na kailangan tanggalin. Nakahawak ka na ba ng utak, Doc? Oo. Noon. Matagal na panahon na. Bakit mo natanong? Anong pakiramdam? Naisip mo ba noon? Na nasa kamay mo lahat ng alaala ng taong may-ari ng utak na hawak mo? Lahat ng kanyang pangarap? Takot? Panaginip? Huh? Oh, itere yun. Oh, ano ba yung nangyayari sa'yo? Teka, teka, dahan. Ya, diyan ka naman po. Po. Sira yan eh. Teka na, isa pa. Aka na. Sa loob siya. Pwede, meron ka bang tsani? Oh. Ito. Oh, yun yung tsani. Salamat. Dahan. Oh, ayos na? Oo. Eh, Benny, wala ka bang balak ipagawa tong bahay mo? Eh, pati tong kisa mo, mukhang bibigay na. Bina, total eh, nag-uunahan lang naman kami nitong bahay ko eh. Pero hindi ka ba nababagot dito? Mag-isa ka lang. Bakit hindi tayo lumabas? Alam mo, matagal na kaming hindi nanonood na sine nitong si Teresa. Magandang idea yan. Pero siguro sa ibang araw na lang. Oh, sige ah. Basta magsabi ka lang. Sandali ah. Hello. Oh, may payawas ka. Tok nang kang kikiyak, eh, dakayintin dyan. Ala ko bali. Papunta na ka. Oring anak, no ka rin la. O sige, magkalma ka mo. Ala na ka pangaliwang pisasabyanan. Wa muli na ako, panayan mo ko. O, mingat ka naman king pamagmaneho mo. Wa, sige. Si Marisa ba yan? Wa. May pati Nona namang misawa. Ha? Eh, kung kailangan nyo nang umalis, walang problema. O, ikaw, Tere. Ah, dito muna ako. Ah, pag wala akong masakyan mamaya, tawagan na lang kita, ha? May payong ka ba? Eh, mukhang uulan ng malakas, eh. Oo, may payong ako. Nandun sa kotse. Sige. O, Bene. Ating kong utang si ni Keka. Pag-isipan niya muna man tang sasabihan ko, Keka. Ating ko naman kakilalang espesyalista. O, makuha na ako. O, ingat, ha?
Talaga bang ipagbibili mo na ang mga ito? Ah, matagal nang inaawitan ng ahente ng antik itong mga ito eh. Ngayon ko nga lang na nakuhang ayusin eh. Oh, siguradong magagalit ka si Ima. Baka tinatalakanan ngayon si San Pedro. Kung si San Pedro ang kaharap niya ngayon. Ikaw ha? Pero alam mo, takot ako sa kay Ima. Eh, 19 anyos lang ako nun eh. Galing ako sa Nueva Ecija, di ba? Bago ko matira at mag-alaga ng mga pugo dyan sa mga tiyahin ko sa Bulacan, wala akong alam. Wala akong alam na direksyon. Kahit dalin mo ako sa palengke, tiyak, maliligaw ako. Pero alam mo, ang dami kong natutunan sa ima mo. Mabait naman siya eh, kahit papano. Kung tulog, siguro. Di naman, kung naman. Alam mo, nung nakunan ako, tandaan mo, siyang unang-unang umiyak. Akala niya kasi, magkakaroon na raw siya ng apo. Sayang, hindi na niya inabot si Chito. Si Chito. Hmm. Mapapapunta mo kaya rito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Minum ko. Ano yung balak mo? Pa, may babae siya eh. Ano pa bang dapat kong gawin? Eh di, hiwalayan mo na. Hindi naman ganun kadali yun. Eh di, huwag mong hiwalayan. Ba naman eh. Supan mo na ako, man. Eh, Wapin, eh, kaya nga ako umuwi agad dito. Dahil gusto kitang tulungan. Bukas tong bahay na to para sa kung anong desisyon ang gusto mong gawin. Oh, pero kung anong desisyon yung gagawin mo, eh, matanda ka na. Balo mo na yung gusto, ang poeng hali. Baka na, no, nung maliing desisyon ko. Relatibo naman yung mali o tama. Wala namang batas na sinusunod para sa ating mga desisyon. Basta paninindigan mo at umasa kang ikaliligaya mo. Eh? Yung susi. Ha? Muli ka, Kenny, kung kapilan mo buri. Okay mo rin, anak. Oh. Sara kong bintana, ha? Umaangge. Magtitimpla ako ng kape, gusto mo?
Benny? 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 Benny! 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 Ano ba yung ginawa mo? Nawawala ka na ba sa katinuan? Ha? Ewan ko ba? Yung mga manok ko kasi, malulunod eh. Salamat, Tetang. Tere. Ano ba ang pumasok sa isip mo, ha? Ewan ko. Hindi ko maalala eh. Basta, bigla na lang lumabas sa utak ko na yung mga manok ko malulunod sa baha eh. Pachito, napatawag ka. Malakas kasi ng ulan eh. Bagyo na yata. Naisip ko lang, baka may kailangan kayo ni nanay sa bahay. Wala. Okay naman kami. Hindi naman kami masyado naglalabas na eh. Ang nanay ko ba? Nasa kusina. Pausap ako sandali oh. So, diyan ka pa ba? Hello? Alam mo, ganito eh. May sakit yung tatay mo. Hindi siya pwede mag-isa. So, nandun ang nanay mo. Bakit pa siya kailangan pumunta ron? Matalino ang nanay mo. At alam naman niya ang tamang gagawin. Alam namin yun. Mahirap lang ho kasing intindihin. Pasensya na ho, ginagalang ko naman desisyon. Eh, salamat naman. Pupunta ako dun ngayon. Baka gusto mo sumabay na. Sige, Ochong. Tinan ko. Handa ng merienda si Tere. Papi kayo. Merienda. Oh, Celso, tara sa kusina. Ha? Tulungan mo ko. Kika dyan. Kumusta na? Ayos lang. Masaya.
Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Buhay. Siguro, malaki na ang kinikita mo ngayon, ano? Ano bang mga tanong ko? Bakit biglang-bigla kang interesado sa buhay ko? Dahil mamamatay ka na? Sa bagay, alam ba kita nakita ang buhay? Hindi pala sapat na batayan sa pagkabuhay yung paghinga. Alam kong galit ka. Galit? Hindi ako galit. Dahil iniwan mo nanay ko? Dahil buong buhay ko, natatakot akong iiwan at iiwan din ako ng mga taong mahal ko. Hindi ako galit. Tapos na ako sa galit. Nandun ako sa puntong wala na akong pakialam. Salamat, binisita mo ko. Ba naman to? Huwag lang di maihi yung pusa. Binabaha tayo. Mga limang naihing pusa yan. Magpasensyahan mo na yan si Chito. Kaya mo, kakausapin ko ulit. Utang ko sa'yo. Ayan mo na. Alam ko naman kung kanino nagmana yun eh. Bayaran mo na lang yung una mong utang sa akin. Patagtagal mo. Eh, may gasgas eh. Pinapalitan ko. Malabo pa din, ha. Wala palang manood ng ganito malabo ang mata. Wala ba silang may grado nito? Psst! Bastos yun, ha. Huwag ka kasing maingay. Thank you.
Halika, oh. Dahan-dahan, ha? Tere, buksan mo muna yung ilaw. Dahan-dahan, ha? Oo. Sandali, sandali. Kaya nga ba, ayoko nang gagaling ng ospital, eh. Para akong inutil. Malakas pa ako, eh. Oh, inaalalaya ka. Makakamatumba, no? Sandali, sandali ang ilaw. Mabuti nga, pumayag ka magpakimo. Oh, eh, gusto nyo eh. Mamamatay na rin lang ako eh. Bakit hindi ko pa kayo pagbigyan? Naku naman, ito kung magsalita. Pahinga ka na. Oh, pahinga na. Ito ba'y magtutuloy? O paano? Eh, Lika, depende yan sa magiging tanggap ng katawan mo. Bakit gusto mo ba magpakalbo? Oh, ito na. Pahinga ka na. Dahan-dahan, baka matumba. Lamig. Tere, mawag na rin si Abner. Titura na lang kayo kung lumambay lang. Malaos na ako siguro kanina. Sinimura na rin. Halika, oh. Tingnan mo to. Para sa baby mo to. Ha? Opo, sakto yan. Baby, oo, bagay na yung kanya niya. Eh, magpatila ka muna ng ulan. Laki. Alayat mo nga, baby, balay na isis. Tsaka baka sabihin, tumataras ako sa paglilabas. O siya, sige. Opo. Mag-iingat ka sa daan, ha? Maraming bukas na kanal. Opo. Ingat ka. Sanayin naman po ako dito. Ay, ito. Balikan mo na lang. Opo, balikan mo na lang. Balikan mo na lang. Pagpapos ko na. O, sige po. Maluna na po ako. O, ingat ka. Sige po. So, paano ka din, Diyos? Opo. Maraming po, salamat. Walang kasawa-sawa ang langit. Maambo na naman. Sana naman wag bumaha ulit. Alam mo, pag nakakakita ako ng baha sa kalsada, mas naaalala ko na matagal na rin pala akong hindi nakakakita ng dagat. Alam mo, nakakatawa. Halos 60% ng katawan ng tao gawa sa tubig. Pero kung hindi ka marunong lumangoy, malululod at malulunod ka kahit saan dagat. Marunong ka ba lumangoy? Hindi. Ikaw? Hindi eh. Pareho pala tayong malulunod eh. Kaya siguro kahit minsan, wala nag-aya sa atin sa dagat. Takot tayo parehong tangayin ng alon. Ano lang? Gusto mo, dalhin ko na lang dito pagkain mo? Tere. Hindi ko napigilan eh.
Saglit ha, tawagin ko si Celso. Kaya mo ba? Kaya ko. Nanda! Ka na. At bala mo. Lalong, may lalain daramdaman ko. Manibat kitang may ospital ko. Benny, nung eka magpa-ospital, malamang patay ka na ngayon. Balaw mo, Dok. Madalas akong bangungutin na ngayon eh. Kung minsan, napapaniginipan ko, parang nilalaman ako ng bahay ko. Mamamatay ako mag-isa. At kasama ko, mga manok ko lang. Bakit, Benny? Natatakot ka ba mamatay mag-isa? Kanita, aliko eh. Pero ngayon eh, tabalo. Ngayon na ako sigurado eh. Ito pala nga na ako, yung Chito. Ano na sabi mo? Tere, alam mo ba kung bakit ako nakipag-iwalay sa'yo? Sabi mo, nagising ka na lang na hindi mo na ako mahal. Na ibang tao na ang nasa harap mo. At tinanggap mo yung paliwanag na yun? Bakit? Hindi ba totoo? Sa loob ng ilang taon, dekada, iniisip ko kung nagkamali ba akong sabihin sa iyo ang totoo. Na baka mas madaling tanggapin kung nagsinungaling ako at sinabi ko sa iyong nang babae ako o may anak ako sa labas. Pero hindi mo rin naman ako hininga ng paliwanag eh. Naisip ko, siguro hindi mo na rin ako mahal. Pero nung magkasakit ako eh. At alam kong mamamatay na ako.
Ikaw ang unang taong naisip ko eh. Gusto kong tawagan ka. Ipaalam sa'yo na mamamatay na ako. Gusto kong marinig ang galit mo sa akin. Na hindi ko narinig nung iwanan kita. Pero bumalik ka para alalayan ako. Kaya naiisip ko na mahal mo pa rin ako. Nang sabihin mo sa akin na nagising ka, na hindi mo na ako mahal, hindi ko yung naintindihan na pwedeng mamatay ang pag-ibig sa isang pagpikit at pagdilat. 26 na taon, Bene. Hindi ako humingi sa'yo ng pa-explanasyon. Hindi dahil sa hindi na kita mahal. Wala naman akong hinagag, kundi ang magiging masaya ka. At kung magiging masaya ka sa pag-alis ko, bakit hindi? Hindi ako galit sa'yo. Hindi dahil mahal kita. Kaya ako nandito ngayon. Kaya kitang harapin. Dahil hindi na kita mahal. Nagising din naman ako. Na hindi na kita mahal. Kaya lang ang masakit. Hindi lang tayo nagkasabay. Salamat at naiintindihan mo ako.
Nene. Nene, malapit na tayo. Nene?
pangalabi ng nakaraan. Huminto ang pag-usap, ituro sa akin ang daan. Lahat ba ng sinimula?